Gandang umaga po sa ating lahat. Babasahin ko po ang ating call to worship sa Psalms 103 verse 1 to 12. Ito po ang sinasabi. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with the love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, as far has He removed our transgressions from us. Pagpalain po tayo sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-iingat sa amin sa araw-araw. Miski sa panahon ng pandemic, kayo po ang nag-iingat sa amin, nagagabay sa amin, papala sa amin, sa aming pamilya, sa aming presidente, sa aming mga kamag-anak. Gabayin niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain kami, maging papapala rin po kami sa bawat isa, at maging magbigay po ng kalakasan sa bawat isa. In Jesus' mighty name, amen. Oh,
Magandang maga po sa inyong lahat, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin at itulog po natin sa ating nakinang Diyos ang pagsambang ito. Ama naming sumasalangit, isang pribilehiyo muli na kami ay magpapanalangin at hingi sa iyo ng favor sa umagang ito, O Diyos, sa aming pagsamba. Ama, lukuban mo ng iyong banal dugo ang lugar na ito upang sa aming pagsambang ito ay maparangalan ka at ang patuloy na presensya mo ang aming madadama, O Diyos. Minsan pa sa mga ito, O Diyos, ay narito ang inyong likod, si Bishop Leo Alcunga, na iyong inutusan upang magdala ng inyong mensahe. Tunay nga po, dakilang Diyos, ang dala niya ay pagmamahal. Ang dala niya ay patuloy na maging kapakinabangan sa amin upang kami ay mga tuto na magtiwala at patuloy na magmahal sa inyo, dakilang Diyos. Minsan pa, dakilang
Santong Espiritu ay gamitin mo at anoint mo ng iyong Santong Espiritu ang inyong lingkod. Itago mo siya sa iyong likuran at patuloy na magiging pagpapala siya sa amin sa mga ito. Santong Espiritu, patuloy kang mag-convict ng nais mo sa amin. Kung kinakailangan magligtas ka ng kaluluwa, mangyari po ang iyong kalooban. Kung kinakailangan po, O Diyos, ikaw patuloy na kumilos upang ang mga pusong wasak, Panginoon, ay patuloy na mabuo at sa pamagitan ng iyong mga salita sa mga ito ng pagmamahal ay minsan pang pagtitibayin mo na ilang Diyos ang mga pangusap mo sa amin sa mga ito. Umaasa po kami, Ama, na patuloy ng iyong gabay sa aming pagsamba mula sa simula hanggang sa matapos, nawa ay madama namin patuloy ang iyong presensya at mapapurihan ka, O dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong lingkod na iyong gagamitin. Minsan pa ay patuloy na gamitin mo siya, maging daluyan ang pagpapala. At ang pagpapalang yan ay matanggap namin at maibigay naman namin sa iba na kami din ay gamitin yung maging pagpapala, Panginoon, sa mga nangangailangan pa. Salamat po, dakilang Diyos. At maingat po namin binabalik sa inyo ang aming pagsamba at lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan sa aming pagsambang ito. Ang lahat yung dalangin namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay suma sa ating lahat sa araw na ito na kung saan ay ito ang unang linggo ng December, at ang kaisipan ng karamihan ng mga tao ay ang Kapaskuhan. Ano nga ba ang Pasko? Bakit hindi mawala ang pagdiriwang ng Pasko kahit sa gitna ng mga pagsubok, ng mga pangailangan, ng mga pandemic, at kung ano-ano pang mga problema na dumarating sa tao? Pagdating ng Disyembre, ay tila baga nagbabago ang ating pananaw at ating nakikita ang isang pangako, ang isang pag-asa, at ang isang katuparan ng ating mga pangarap. Ang Pasko po ay napakahalaga sapagkat ito po ay kasaysayan ng langit at kasaysayan ng salupa rin. Nagsimula ang kasaysayan ng Pasko sa kalangitan. Nagsimula ang kasaysayan sa Pasko doon po sa Genesis chapter 1 na kung at chapter 2 at chapter 3 na kung saan ay binaybay ng kasaysayan ng Biblia ang kasaysayan ng Pasko. Marami sa atin hindi nakakapansin yan, pero kung ating pag-aralan ang mga bagay na yan ay naroon po. Dito po sa isang talata na ang sinasabi ng marami, ito daw po ang isang sentro ng banal na kasulatan, the very center of the Holy Scripture, the Word of God. Ito po ang sentro ng kung saan ang Diyos, ang tao ay magkahiwalay. Pero dito rin sa talatang ito makita natin ang muling pag-uugnay ng Diyos at ng tao. At dito rin sa talatang ito ay makikita natin ang kadakilaan nang tinatawag natin na pagbibigay. Ano po ang binigay? Bakit ito'y pinakadakila sa lahat ng binigay? At dito rin po natin masusumpungan ang katiyakan ng kaligtasan. Ang talata o ang Bible verse na tinutukoy ko po ay wala iba kundi ang John 3:16. Ang John 3:16 po ay mensahe na ng kabuhan ng banal na kasulatan. Ang John 3:16 po ay mensahe at patutuo ng iyong buhay, ng aking buhay, kung tayo po ay mayroon ng kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. At kung tayo po ay makatiyakan na ng ating kaligtasan, ang John 3:16 ay siya pong isang susi na nagpapatatag at nagbibigay ng katiyakan sa ating buhay, sa pananampalataya, sa ating buhay, sa ating pag-uugnay sa Diyos, lalo na sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, alam na alam po natin to, kaya basahin ko po o akin pong ikot uli. Ang sabi dito ay, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son."
that whosoever believes in him shall not perish, but shall have everlasting life. Apat na bagay po na nais pong bigyan ng pansin. Bigyan natin ng pansin sa talatang ito ng John 3:16. Una po, ang John 3:16 po ay pinakilala niya sa atin ang Diyos. O ipinaliwanag niya sa madaling sa maiksing salatang ito na may Diyos. Maraming mga tao kahit na nag-celebrate ng Pasko ay hindi naniniwala sa Diyos. Maraming mga tao hanggang ngayon ay naghahanap sa Diyos. Maraming mga tao hanggang ngayon ay kanilang binibilang ang kanilang buhay ayon sa mga material na kanilang makamit, ayon sa mga pangarap na kanilang natupad, ayon sa mga bagay-bagay sa sanglibutan. Ngunit ang Kapaskuhan ay nagpalaala sa atin ng katotohanan na may Diyos. Ang tanong, sino ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan, sa Psalm 121:1 and 2 ay sinasabi dito, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Talatang dalawa, ito po. My help cometh from the God who made the heavens and the earth. Pinakilala ng banal na kasulatan na ang Diyos na ito ay siyang tagapaglikha o manlilikha ng buong kalangitan at ng buong sanglibutan. He is the creator of heaven and earth. Wala pong ibang nakakagawa niya kundi ang Diyos lamang na buhay. Ipinakilala din siya sa Psalm 103. Ang sabi doon ay, It is God that made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ay siyang nagdalang sa atin. Kahit anong sabihin ng siyensya, kahit ano po ang paniniwala ng iba-ibang uri ng tao, tayo po ay galing sa Diyos, nilalang ng Diyos. Kanya po, meron po dating ugnayan ang Diyos at ang tao. Naputo lamang ito dahil po sa pagsuway ng tao at nahulog siya sa kasalanan at nahiwalay siya sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi niya pinutol ang kanyang layunin sa tao. Ang Diyos din po, ang sabi sa Romans 1:18-20 ay siya po ay makilala natin kahit hindi natin siya nakikita. Ang kapaligiran natin ay nagpatotoo ng katotohanan ng Diyos. Ang mga nakikita natin na sinasabi natin bunga ng kanyang paglalang sa sanglibutan ay nagpapatunay ng kanyang presensya. Kahit itanggi pa ng tao na may Diyos na gumawa ng lahat na ito, ang sabi ng Romans chapter 1 verse 18 to 20, may Diyos na gumawa niyan. At kanyang ipinakilala ang kanyang sarili sa mga bagay-bagay na nanakita natin. Kanya nga ang sabi ng Psalm 119 ay, The heavens declares the glory of God. Kahit ng kalangitan, nagpatotoo ng katotohanan na may Diyos. Ngayon po, ang Diyos na ito ay umibig sa atin. Ang kasunod po na phrase ng John 3:16 ay, This God loves the world. Ang Diyos na ito ay inibig niya tayo. Nakita natin ang katotohanan na patungkol sa Diyos. Makita rin natin ang katotohanan ng kadakilaan ng pinakadakilang pag-ibig sa buong mundo. May bakit po? Ay sabi po dito, ang Diyos ay umibig sa atin. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Because God is love. Ito po ang sinasabi sa 1 John 4 na at ibang mga talata na makikita natin even in 1 John chapter 3 ay ipinapaliwanag ang kadakilaan ng pag-ibig nito. Ang sabi ng talata dito po sa Jeremiah 31:3, God loves us with an everlasting love. Wow! Ang pinakadakilang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. At ang pag-ibig na ito ng
ng Diyos para sa atin ay walang katapusan. Sabihin niyo sa akin, eh paano yan kung mamatay isang tao at siya'y napunta sa impyerno, inibig pa rin ba siya ng Diyos? Opo, inibig siya ng Diyos. Kanya lang, tinanggihan niya ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, hindi niya tinanggap ang alay ng Diyos na ang pag-ibig na yan ay magkaroon ng kahulugan at personal na pagbabago sa kanyang buhay. Ang Pasko ay nagpalaala sa atin yan. Ang Pasko ay minsay ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang Pasko ay minsay na ikaw at ako, kahit tayo makasalanan, kahit tayo hiwalay sa Diyos, inibig tayo ng Diyos. Inibig niya tayo ng tunay na pag-ibig. Bakit po? Ang pag-ibig na ito ay nadako po doon sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan po niya, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa mga pagtuturo na ang tao ay inibig ng Diyos. Bagko sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan niya ng Panginoon Jesucristo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po dito ay sa 1 John 4:7 and 1 John 4:10 ay ang pag-ibig ay siyang naging dahilan. Eksaktong-eksakto ito, paralel na paralel ito sa John 3:16. Ang sabi dito, inibig tayo ng Diyos at siyang kadahilanan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. Nauna tayo ng konti kasi makikita po natin dito ang dakilang pagbibigay. Pero sa pag-ibig na ito ay makikita agad natin na napakalagang malaman natin. Marami kasi mga tao na nagsasabi na bakit ganito ang aking buhay. Hindi ako mahal ng Diyos. Maraming mga tao ang nagtatampo sa buhay dahil ang akala nila hindi sila mahal ng Diyos. Eh kung mahal ako ng Diyos, bakit ako nagkaganito? Una mga kaibigan at mga kapatid, nabasa po ba natin, nausisa po ba natin ang uri ng pag-ibig ng Diyos para sa atin? Ang uri ng pag-ibig ng Diyos na para sa atin ay umabot po sa krus ng Kalbaryo. Kahit hindi tayo dapat mahalin, minahal tayo ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat dapat na ibigin, ang sabi ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. I have given my life, speaking of Jesus, for you because I truly love you. Dadako tayo sa pangatlo. Ang sabi po dito sa John 3:16, that he gave, ito po ang pinakadakilang pagbibigay. Wala pong kapantay ang pagbibigay nito. Kahit ano po ang ating sabihin, wala pong kapantay ang pag-ibig nito ng dakilang Diyos. Dahil may ibinigay siya patunay ng kanyang pag-ibig. Mayroon nagsabi minsan, naalala ko sa radyo, sabi niya, you cannot love without giving. And you cannot give without loving. Totoo po yan. Ito po ay totoo at pinatunayan ng Diyos. Ang sabi dito ay, he gave, ano pong binigay niya? Salapi? Ano pong binigay niya? Karangyan? Ano pong binigay niya? Kayamanan? Ano pong binigay niya sa atin? Ang ibinigay niya po sa atin ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Now, pag tayo po yung mga ama, mga ina, kaya ba natin ibigay ating mga anak? Lalo pag ang anak natin ay nag-isa lamang. Kaya ba natin sabihin, binibigay ko na ito sa inyo. Kaya ba natin gawin yan? Napakahirap gawin yan. Pero ang Diyos nagbigay. He gave the very best and the most important gift that man can ever receive. The gift of Jesus Christ as the cause of his or her salvation. Ang pagbibigay ng Diyos nito ay dakilang sakripisyo. His only begotten Son. Maaaring nag-usap sila, anak, papadala kita sa sanglibutan. Sabi naman ni Jesus, bakit po? Ito sa akin lamang po. Hindi po natin ito mababasa sa Biblia.
Sabi naman ninyo, bakit po? Marahil sabi ng Ama, kasi love na love ko ang mga tao eh. Love na love ko sila, ayaw ko sila mapahamak. Walang ibang bagay na pakapagdulot ng kaligtasan sa kanila. Wala pong ibang bagay na magbibigay ng katiyakan na sila'y makabalik sa akin at masauli ang ugnayan ng Diyos ang ng tao kundi ikaw lamang. Sa pamamagitan ng iyong gagawin, sa krus ng Kalbaryo, mga ligtas, ang sino man, kasi sabi dito sa John 3:16, whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Mga kaibigan, mga kapatid, let us make this Christmas different from other Christmas. Ano po ibig sabihin? Number one, natanggapin natin ang ibinigay ng Diyos. Natanggapin natin si Jesus. Hindi lamang sabihin natin, oh sige, nandiyan na yan, hindi tatanggapin ko. Hindi po. Kailangan talaga, we must have a decisive decision, a sincere decision to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Ito po ang kalugan ng Christmas. Sabi doon sa Luke 2:15, I have good news for you. For unto you this day is born in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ipinanganak. Yan po ang kasaysayan ng Pasko. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ipinanganak doon sa Sabsaban. At lumaki siyang itinuro niya ang tungkol sa Ama, ang tungkol sa karian, at ang tungkol kung paano ang tao ay makabalik sa Diyos. Wow! Salamat po, dakilang Diyos. Ginawa po ninyo yan. Dakilang pagbibigay. At kung tanggapin natin ang dakilang ibinigay ng Diyos, ano po ang maging mo? Itong pang-apat kaligtasan. Whosoever believes in Him, who is He? The one that was given by God. Who is He? The one that is the provision of God for our salvation. Who is He? The one who is the truth, the way, and the life. And no man can come unto the Father except through Him. Kailangan natin pansinin ang kadakilaan ng ginawa ng Diyos. At ito po ang buot, unat, gitna, buod, at kumpleto na kasaysayan ng Pasko. Ang Pasko ay hindi po kasaysayan ni Santa Claus, hindi po kasaysayan ng ibang mga personalidad. Ang Pasko po ay kasaysayan ng dakilang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, na ang sino man sa kanya ay mananampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kaibigan, mga kapatid, may tanong po. Natiyak nyo na ba ang inyong kaligtasan? Natiyak nyo na ba na tinanggap nyo si Jesus bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Natiyak nyo na ba na ang pangalan nyo ay nakalista na sa aklat ng buhay? Natiyak nyo na ba kahit anong oras tayo pumano sa sangdaigdigang ito, alam natin kung saan tayo pupunta? Ang sabi na isang mensahe ng Pasko, unto you this day is born in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. Alam po ninyo, sa kasaysayan, ipinanganak si Jesus. Dapat din siyang ipinanganak sa ating karanasan. Dapat din siyang ipinanganak sa ating buhay bilang siya ay ating Panginoon at sariling tagapagligtas. God so loved the world. That is the theme of Christmas. That He gave His only begotten Son. Wow, Christmas is giving. Naunahan tayo ng Diyos. Bago tayo matuto magbigay sa bawat isa o kung anumang mga bagay na nagustuhan natin, ibibigay sa kapwa nating tao o sa mga mahal natin sa buhay, naunahan na tayo ng Diyos. Ibinigay niya na ang pinakadakilang, pinaka-importanteng regalo para sa tao, si Jesus Christ. Don't make a waste of that gift. Don't make a waste of that offering of God for you and me.
none other than the Lord Jesus. Huwag nating tanggihan. Huwag nating ipagliban. Masabi natin, siguro pagka sulod na ng Pasko, hindi po natin tiyak ang buhay. Hindi po natin tiyak kung ano ang bukas. Sa ngayon lamang, kailangan natin tiyakin ang dakilang kaligtasan, alok ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. At mga kapatid, bago magwakas, gusto ko pong usisay natin ang ating sarili. Gusto ko pong tiyakin natin sa ating buhay. Ano po yan? Usisay natin kung tinanggap na ba siya natin na ating personal na Panginoon, personal na tagapagligtas. Usisay natin kung tiyak na natin kung saan tayo pupunta. May pangako ang Diyos. Whosoever believeth in Him shall not perish. Hindi mapahamak. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, kay Jesus, hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mo pong tanggihan ang bagay na ito. Huwag mo pong, ibig kong sabihin, huwag mo pong palipasin ang panahon, ang pagkakataon na matanggap mo ang dakilang regalo ng Diyos, hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi sa buong kapanahunan at sa buong eternidad ng ating buhay. Kung tanggapin natin si Jesus, ang katiyakan ng buhay, kaligtasan at pagsasauli ng ating ugnayan sa Diyos ay ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Naway, ang Paskong ito ay lalo maging masaya sa atin, lalo na pag natiyak natin na ang pag-ibig ng Diyos ay tinanggap natin. Kinilala natin kung ano ang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran at tiyakin ang ating kaligtasan. Ang Banal na Espiritu Santo ay siyang nag-confirm ng ating pagpapasya na tayo nga ay maging anak ng Diyos. Ang sabi ng John 1:12, whosoever accept Him, He gave them the power to become children of God. Sa Paskong ito, sa panimula na unang Sunday ng Paskong ito ng December 2020, mga kapatid, mga kaibigan, sino man kayo, saan man kayo naroon, let the love of God be your expression that you recognize God. And let the love of God be your assurance that His gift, none other than the Lord Jesus Christ, is yours now and for all eternity. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Dakila ka nga ang tunay. Ikaw nga ang Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na siyang naglalang sa amin at ikaw rin ang Diyos na siyang nag-akda ng dakilang kaligtasan sa pamagitan ng pagbibigay mo na iyong bugtong na anak, si Jesucristo. Sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhan, O God, palalahanan niyo po kami ng tunay na kahulugan ng Pasko, ng tunay na kahulugan ng pagdiriwang na walang iba kundi ang kaligtasan ibinigay ng Panginoon Jesucristo. At ganun din, nilamatiyak namin ang aming kaugnayan sa inyo. Salamat, salamat po. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin. Salamat, salamat po sa inyong tunay na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tunay na pagpapala. Tunay na katiyakan ng buhay ngayon at magpakailanman. At ang patnubay mo ay laging sumasa amin. Salamat po sa pangalan ng dakilang tagapagligtas Panginoong Hesukristo at sa pagkakilala din ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Amen, amen at amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory, great thing.
life on atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He has taught us, great things He has done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay itutuloy sa ating communion service. Ako po ay magbabasa ng bahagi ng banal na kasulatan sa Mateo 26, katalatang 17, at tatalon ako sa 26 hanggang matapos itong bahaging ito ng communion service mismong panahon ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. On the first day of the festival of the unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to prepare the Passover meal for you?" 26. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then He broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, "Take this and eat it, for this is my body." And He took the cup of wine and gave thanks to God for it. "For this is my blood, which confirms the covenant between God and His people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. Mark my words, I will not drink wine again until the day I drink it with you in my Father's kingdom." Then they sang a hymn and went out to the Mount of Olives. Tuloy po tayo doon sa 1 Corinthians 11, 23 hanggang sa mga sunod-sunod. Ito naman po ay turo mismo ng Panginoong Hesus kay Apostol Pablo after a couple of years. At ito ang mga binabanggit ni Apostol Pablo na dapat nating gagawin sa tuwing tayo magkakatipon bilang alalahan, bilang pag-alala sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, na sinisimbolo ng tinapay at alak, kanyang katawang nabugbog at nagtigis ng dugo doon sa krus, kanyang pagkabayubay doon. Sa 23 po, ganito ang sinasabi sa pamagitan ni Apostol Pablo. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord took some bread, and He gave thanks to God for it.
Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes. So anyone who eats this bread or drinks the cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the Lord's body, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many among you are weak and sick, and some have even died." So, ginagawa po natin ito bilang paggunita sa ginawa ng ating Panginoon, ang sukdulan ng kanyang pag-ibig na ipinamaras doon sa krus ng Kalbaryo upang mayandog ang kanyang sarili bilang handog sa Diyos, pambayad sa ating mga kasalanan. Yan po ang pinanggalingan ng lahat ng ating pag-asa sa buhay, na tayo, kung lilisan na tayo sa mundong ito, meron tayong patutunguhan sa langit na inyanda ng Panginoon. Sinecure niya ng kanyang banal dugo ang ating kaligtasan, at sinisimbolo po yan nitong tinapay na ating pagsasaluan. At yung saro ng alak, sinisimbolo ng kanyang dugong tumigis, tanging panghugas ng kasalanan ng mga tao katulad po natin. Salamat sa kanyang kahabagan sa atin. Salamat sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Sinecure niya forever ang ating kaligtasan. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay para sa atin, nagtigis ng dugo, inilibing sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Yun po ang inaalala natin. We are forever grateful to the Lord Jesus for what He did for us. Kaya po ng mungkay ni Apostol Pablo, magsiyasat tayo bago tayo magpipag-participate. Tayo pong lahat ay manalangin at pagpulay-pulayan natin ang ating mga narinig at tayo ay mag-confess ng mga kasalanan natin sa Diyos. Amang banal na mapagpala sa lahat, salamat po sa iyong pagbibigay ng bugtong mo anak, Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, inaalala po namin ito sa araw na ito, first Sunday of the month of December. Salamat sa kanyang ginawa doon ay nandug ang kanyang sarili na simbolo ng tinapay na ito. Salamat sa kanyang dugong tumigis para sa aming mga kasalanan. Sinisimbolo nito ang saro ng alak. Nagsisiyasat kami sa aming mga sarili, Panginoon, anumang bagay na nakakahadlang upang ang aming buhay, ang aming lakad, ang aming araw-araw na routine ng aming buhay, merong hadlang upang kami ay makapagnig sa iyo sa umagang ito. Lord, ipatawad mo po sa amin. Ugasan mo kami ng kanyang dugo at gawin mong karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, pero gawin po ninyo ito sa aming paglapit sa iyong ito na nagsisisi, hinihingi po namin ang iyong paglilinis, ang iyong pagpapatawad. Salamat po. Noong gabing ipagkanuro ang Panginoon ay dumalpot siya ng tinapay at kanyang pinagtira-tira sa ito, pinamigay sa kanyang mahalagan na sinasabi, "Ito ang aking katawan, basag ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisi kain bilang pagkunita sa akin." Tanggapin po natin sabay-sabay ang tinapay. Sa ganun din naman paraan, nung sila'y makakapon, dinampot niya ang saro, pagkatapos niya makapagpasalamat, kaya sinasabi, "Ito ang bagong tipan sa aking dugo. Tumigis para sa inyong mga kasalanan. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom bilang paggunita sa akin." Tanggapin po natin sabay-sabay ang saro. Praise God. Tayo pong lahat ay magsitindig at magwakas tayo sa panalangin. Amang banal, mapagpala sa lahat, salamat po sa opportunity. Magunita namin muli sama-sama ang
banal na hapunan. Kasugdolan ng iyong pag-ibig at sakripisyo ng aming Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Yan din ang mensahe dinala sa amin ngayon sa John 3:16, o Panginoon. John 3:16 factor. Talagang inilahad mo ang iyong laman ng iyong puso dahil yung sa pag-ibig mo sa sanglibutan, lalo na sa amin, upang kami magkaroon ng solusyon sa kasalanan at upang ang iyong anak ay handog ang kanyang sarili na kanyang ginawa later, kanyang buhay at nangyari na nga noong unang Biyernes Santo, inyandog niya ang kanyang sarili para sa iyong para sa aming kabutihan, para mapawi ang iyong galit sa aming mga kasalanan, Panginoon. At ngayon ay meron kaming taglay na buhay na walang hanggan dahil sa ginawang yan ng aming Panginoon Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Thank you for the everlasting life that you have gifted us, O Lord. Thank you for giving us the Lord Jesus, our Savior, Redeemer, O Lord. Papasalamat kami sa lahat ng kabutihan, benefit na dala niyan sa aming buhay hanggang ngayon. Nabubuhay pa kami, alam na namin. Langit ang namin talagang patutunguan pag umalis kami sa sanglibutan ito. Papasalamat din kami. Nakasama-sama namin ang pagbabalik. Masayang pagbabalik ng aming Panginoon, ng mapalad na pag-asa, O Panginoon, na siyang sinisimbolo ng itong aming pagtitipon-tipon sa komunyon. Pagpalain mo kami sa susunod na sandalba. Linggong ito hanggang muli kami magtipon upang ikaw ay aming patuloy sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga salita mo, sa mga reminder mo. Pagtibayin mo po sa aming puso ito, Panginoon. Salamat sa aming tagapagsalita ng inyong umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Iliingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyawang kayong mapayapa.